The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again, he sent other servants more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death, and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstones. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes.' Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruits." When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We have to understand and perhaps accept that greed has no cap. Ang pagiging gahaman ay walang sukdulan. Kaya nga, sinasabi natin, pag binigay mo ang kamay, kinukuha ang siko. Pag binigay mo ang siko, kinukuha ang braso. Pag binigay mo ang braso, kukunin ang leeg mo. Ganon ang pagiging gahaman, greed. Hanggang kailan? Kahapon tinatanong natin yon. When is enough enough? Kailan sapat ang sapat? Pag pinag-usapan natin yung wants, especially when it is rooted in greed, people will never have enough. Hindi sila makukontento. Hindi sila makukontento. No? Meron akong aso dati na kabilin-bili ng doktor, tatakalin mo ang kanyang kinakain. Sabi, lagin mo susukatin. Ano po? Eh, bakit? Kasi hindi yan titigil kumain hanggat may nakikitang pagkain. So magkaiba yung kumakain kayo habang may pagkain at saka yung kumakain kayo dahil gutom kayo. May mga tao kahit putok na ang tiyan, kakain pa rin. Nagluwag na ng belt, nag-CR na, di po ba? Yung iba nga, sa eat all you can, kinukwenta pa eh, no? 8.50.
Siguro ito 200, siguro ito 150, siguro ito mga 250. Ito mahal ito. Pag tinotal, parang wala pang 850. Pero busog na. Ha? Magpapaano pa yun, hihiyad-hiyad pa yun, mamaya. Maghahanap ng paraan para mag-CR. Tapos kakain ulit. May mga taong ganun. Sorry, ano po, na yung aso ang naging example ko. Yung aming tita, dinala ko po sa probinsya kasi gusto ng nanay ko, ay, ang ganda, dinala ko. Ano po? Nakatanggap ako ng text. Namatay na si Kapre. Ano? Maayos yun ah. Ayaw ko ba, kagabi pinakain ko lang ng pinakain eh. Diba? At least happy death, no? Pero itanong po ninyo sa inyong mga sarili, hindi ba ako gahaman? Ang kwento na unang pagbasa, ang kwento ng Ebanghelyo, ay tungkol sa mga taong gahaman. Hindi lang sa pagkain, because they want to be seated in places of honors, kundi sa kapangyarihan, pera, attention. Marami sa atin ang ganun. Hanggat hindi natin nauugat, bakit ba ako ganito? Hindi nyo ititigil ang pagkuha, pag-accumulate, paghabol, paghahangad ng mga bagay-bagay na sa palagay ninyo ikasasaya o ikatatakip ng inyong mga kalungkutan. Inggit ang dahilan ng magkakapatid. Sabi nga sa unang pagbasa, kaya gusto nilang patayin si Joseph. Mabuti na lang, mayroong isang kapatid na nagsabing wag. Hindi pinatay, pinagbili. Isipin ninyo, alam natin ito sa sarili natin mga pamilya. Mga kapatid na gahaman, kamag-anak na gahaman, kinakalimutan nilang kayo magkakamag-anak. Kinakalimutan nilang kayo magkakapatid. Anak, dinidemanda ang sariling magulang dahil ayaw ibigay ng magulang sa kanya yung yaman na gusto niya. Dumadating yun. Dinimanda mo ang sarili mong magulang dahil gusto mo yung yaman na sana o mana na ibigay sa iyo, na nabigay sa sarili niyang kapatid. Mga minamahal na mga kapatid, kahit ang Diyos, alam natin yon, pinagpalit ng maraming tao, dala ng ano, pangangailangan. Hindi naman yan, sa panahon ngayon, ano nangyayari? Botong pinagpapalit saan? Sa 500 pesos? Saan makakarating ang 500 pesos mo ngayon? Sa 6 na taon na hirap at dusa. Hindi nag-iisip. Hindi yan gutom. Yan ay gahaman. That is greed. Inuulit ko. Hindi yan tungkol sa gutom. Hindi yan tungkol sa hirap. Tungkol yan sa pagiging gahaman. At alam ng gahaman kung paano pagagalawin ang kapwa gahaman. They put a carrot in the stick. Lalagyan ka ng pagkain sa harap. Things you like so that you simply follow what is in front of you regardless where you are going. Suriin natin yung mga pag-aaway sa sariling pamilya. Anong ugat niyan? Bakit pag naghingi ng pambili ng gamot ang iyong mga magulang, wala kang maibigay? Pero meron kang pang Starbucks. Mga minamahal na mga kapatid, bakit pag nangungutang ang magkakapatid, ang hirap magpautang?
Pero pag iba ang nangutang, meron ka. Sasabihin mo ano? Ay kasi yung kaibigan ko pag nangutang may bayad. Itong kapatid ko hindi nagbabayad. Ganun ba talaga? Kaya nga sabi ko, pag ang kapatid mo ay utang ng utang, huwag mo nang pautangin kung hindi nagbabayad. Bigyan mo na lang. Bigyan mo na lang. Alam mo lang palang hindi makakapagbayad eh. Pero bakit nangungutang? Dala ng pangangailangan. Bigyan mo na lang. Pero, kung ang pangungutang ng ngayong kapatid dala ng pagiging gahaman, ikaw magsabi. Ikaw magsabi. Sapagkat, napakahirap nung ikaw ay nagtitipid, yung nangungutang, nag-Starbucks. No? Yun ang mahirap. Ikaw yung nagtitipid, pero yung nangutang, aba, palaging nasa mall. Ikaw yung nagtitipid, pinipilit mo pagkasyahin ang perang meron mo sa iyong pinamalengke, kahit sana buong repolyo, kalahati na lang ang binili mo, kasi yun na lang ang kaya. Pero yung nangutang sa iyo, aba, kumakain sa Max. Yun ang malungkot. Sapagkat ang gahaman, hindi yan nagkukwenta kung saan galing. Ang iniisip lang ay, paano ko maabot ang aking gusto. Suriin natin natin mga sarili. Suriin natin natin mga sarili, mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga, baka may mga gamit kayo sa sarili niyong tokador na hanggang ngayon hindi pa nagagamit. Pero alam mong mayroong mga taong nangangailangan yan. Hindi mo may pamigay kahit man lamang yung luma na at gamitin mo na yung bago. Ayaw ko. Sayang. Mga minamahal na mga kapatid, alam natin sa huli, si Jesus ay pinagbili lamang sa ilang perasong pilak. Ganun ba kamura ang tagapagligtas? Kung ikaw ay nangungutang, pero ang uri ng iyong pamumuhay ay mas mataas kaysa sa iyong inuutangan, baka malaki ang iyong problema. Inuulit ko, kung ikaw ay nangungutang, pero ang uri ng iyong pamumuhay, luho, gastos, ay sabi nga, mas maselan, mas mataas kaysa sa iyong inuutangan, baka may malaki tayong problema. Someone said, if you keep buying things you do not need, you will end up selling the things you need. Greed makes us buy, get, acquire things we do not need. And later on, we are forced to sell the things we need. Even your babies, wives, children. Napakalungkot nun. Na mayroong ina na pinagbili ang bata dahil lamang hindi ka makaiwas sa sabong. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Grant your people, O Lord, we pray, health of mind and body, that by constancy in good deeds, they may always merit the defense of your protection through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.